Hi guys! Welcome to Life of a Mermaid! Para sa video na to, ang gagawin ko ay isa-set up yung reminder ko, tapos story na din. Tapos kung napanood nyo yung last video ko, sinabi ko doon na wala pa akong binder at nag-iisip pa lang ako kung anong binder kukunin ko. In-upload ko yun May 30. Sinushoot ko tong video na to is June 5. So sa span ng 1 week, kapag-decide na agad ako kung anong binder kukunin ko. So ang gagamitin kong cover is this. Ako yung nag-edit nito. Ako din nag-print. Ako din nag-punch ng hole. Makita niya yung meron siyang ganito sa gilid kasi accidentally, habang pinapunch ko yung dito, double hole puncher kasi yung ginamit ko. So pagka-punch ko dito, nadamay to. So dinamay ko natin lahat ng sides. So ayan, ito yung favorite picture ko ni Jake from Carnival Era. Tapos itong picture na to ay dun sa ANNX Japan Radio nila kasama si Sanghoon and Nikki. I got these Beyond the Binder sleeves sa Chinko's PH. Meron silang Twitter account and meron din silang Shopee account. So, pero nabili ko to sa Shopee account nila. Meron silang group order for Beyond the Sleeves. Pero ewan ko lang ngayon June kung meron sila. April, May, meron sila. Pero hindi ako nakabili doon. So, nung nag-tweet sila na meron silang extra, nag-checkout ako agad. Ganon. Pero buti na lang, may magandang dulot yung pagiging impulsive ko kasi nag-sold out siya agad. Lahat ng babanggitin ko na shop, ililink ko na lang sa description box. So, bumili ako ng 5 double-sided na 4 pocket. Isang 2 pocket ng vertical, tapos dalawang 2 pocket ng horizontal, and dalawang 1 pocket. Itong binder cover naman, binili ko sa Shopee from Greece Market, yung pangalan ng shop. Ayan. A5. May kasama siyang dalawang string, black and red, pero hindi ko siya gagamitin kasi sabi ng mga tao sa Twitter, pwede daw mabend yung photocards if bulky na. Hindi pa naman bulky yung sa akin, pero like, para maingat lang tayo. Tapos, kung nagtataka kayo kung ano tong sky blue na box na to, dito nakalagay yung mga photocards ko. Originally, lagayan to ng mic. Magnetic ito, itong opening niya. Pero tinakpan ko na lang para ano cute. Tapos, ito yung laman niya. Ito pouch. Tapos, ito yung mga photocards ko. May twine dito kasi ito yung ginamit na packaging ng nakala nabili na nito. So, ang nadagdag lang dito from the last time is itong Jake and Connect Trading Card Special Card. Hindi lang taken. Ayan siya. Manipis lang pala to. Naloka ako nung nahawakan ko siya. Well, dito sa holographic effect na yan. Holographic engraved na yan. It's actually engraved. It's actually engraved in me. Ano, nabumakat siya dito sa harap. Wait, try ko pakita sa inyo. Ayan. So, sana, hi, baka ka naman. Galingan nyo naman. Tapos ito yung gamit ko na sleeve, Sapphire Sultan, 59x92. Tapos yung mga ibang laman, ito mag-ref magnet na 87. Dito ko nilalagay yung mga PDs sa kanya ka mga notes. Ito freebie to dun sa N-Connect trading cards. Tapos dito nakalagay yung mga top loaders ko. Lima lang binili ko dito. Tapos yung iba, puro sa mga binili ko na. Kasi may kasama naman top loaders. So ayan, meron marami na ito na. Ito yung unang-una kong binder. Bilang newbie collector lang kasi ako, hindi ko alam na dapat pala non-PVC yung gagamitin na binder. Hindi ko siya mabili, tapos nagamit ko na rin siya. Saka ko lang nalaman na dapat pala non-PVC. So, in-evacuate ko lahat ng mga photocards ko agad nung nalaman ko na dapat ganun pala. Kasi sabi nila, pagka PVC daw ginamit, mag-yellowish yung mga photocards. Siyempre, precious yung mga photocards natin, diba? So, hindi rin nahayaan mangyari lang. Tapos ito mga ano lang, mga unofficial pieces, tsaka PVC nilalagay ko dito. Tapos yung iba, gawa-gawa ko lang din. Galing sa Korea, 30 cups sleeve event ni Jake noong November 15. Ayan. Binayaran ko lang para dito ay shipping fee kasi libre lang ito yung mga patas. May cups din and may cups sleeve, may postcard din. Pero siguro sa ibang video nang ipapakita yun. Tapos medyo matagal na kasi November 15 last year pa yung birthday ni Jake, diba? So now, mag-start na tayo. Set up yung binder. Ang tigas pa siya kasi bago pa lang. Medyo awkward pa kasi pang second video ko pa lang. Oh my god. Kabado ng anak ko. Wala namang judge pero kinakabahan ako. Talent show ka, girl. So, ayan. Yung membership photo card ko is padating na. Like, siguro next week nandito na yun. Kaso, ang laki pala niya. Malaki siya. 70x100mm siya. So, ewan ko, siguro dito siya magkakasya. Dito sa 2-packet horizontal. Pero feeling ko, hindi siya, like, fit. Kasi sobra to, 100x150 at or something. So, feeling ko hindi siya fit dito. Pero dyan ko siya most likely na ilalagay since hindi kasya sa 4-packet. So, pag in-lose mo siya, ganito yung tsura niya. Cutie, diba? Pero ako lang. Basta cute siya for me. May isip niyo ang random ng design nito. Actually, diba sinabi ko sa last video ko na June 1 ko nagustuhan si Jake. So, happy 1 year to me.
na fan ni Jade. One year na akong fan niya. So kaya my day one nakalagay. Tapos may smiley dito na yellow kasi yung earpiece niya na ginagamit niya sa mga performance niya is actually may ganito. Yan. Yan yung design. So ayun lang. Chika ko lang. So diba double-sided to? Pero for now, gagawin ko muna siyang one-sided since onti pa lang naman yung photo cards ko. Sampu pa lang naman. Nakita pala kayo na nagsisell ng Jake Don Pogi. Itag niyo ako sa Twitter. HAPI_TWT. Para makagraduate na ako sa Border Day 1 photo cards. Pag-graduate niyo na ako, please. Yung logic pala kung bakit ko binabaligtad. Para hindi sila malalaglag, hindi sila magsaslide off dito sa taas. If ang opening ay nasa baba. So, nung dumating na yung Border Carnival ko, para masaya. Marami na tayong malalagay. So, yung ilalagay ko dito ay itong bookmark, tapos yung Four Cut Solo Gugu Package ni Jade. Hindi ko pala napakita sa inyo kung ano number na kumakala. Kukuha ko ay one cover page ng bus. Tapos, ito yung mga postcards na meron ako from Border Day 1, W, and from the bus. Binder flip. If you have questions pala, you can DM me naman sa Twitter or mag-comment na lang kayo sa comment section below. Thank you for watching. Bye!